Ngayon, titikman natin kung ito ay malasa na. Sarap. Pwede na. Yan, medyo matrabaho lang ang paghimay nito mga idol kasi syempre dapat tinitingnan din natin baka mamaya may mga insekto pang nakasingit sa mga dahon-dahon nito kaya kailangan tingnan natin isa-isa. Ngayon, sabi nga nung nakausap ko doon, nung binilang ko ito, eh, sabi niya, madali lang itanim itong saluyot. Kailangan mo lang yung bunga niya, budbud mo lang sa lupa, tapos panay lang ang dilig, mga ilang buwan lang pwede mo nang maharpis ito. Ito, medyo wala siyang kasamang ano, bunga, pero base dun sa nakausap ko, ang bunga ng saluyot ang tinatanim. Sabi nga niya, madali lang daw. So, siguro pagka may time, susubukan natin magtanim nito. Dahil napakaganda po ng naidudulot nito sa ating katawan. Pagdating sa gulay, sa halamang gulay, mga dahon-dahon na ganito, masustansya po ito. Maraming sustansya na makukuha ng katawan natin sa pagkain ng mga dahong gulay. Ito ang gagawin natin ngayon. Maglalaswa lang tayo. As in, wala tayong ibang ihahalo dito. Pero yung importante naman kasi, hindi naman kung gaano kasarap ang luluto mo. Ang importante, masustansya. At maganda sa katawan. Aanin mo naman yung mga, ang daming mga panlasa. Mga daming nilalagay na para lumasa lang yung niluluto. Marami kang makakain, ngunit hindi maganda sa katawan. So, ito, gagawin natin ngayon. Laswa lang. Siguro. Kunting sibuyas. Bawang. Saan lang natin sa mainit na tubig. Ayan. Hindi naman masasabi natin na hindi masarap ang lasa. Ngunit talagang malalasahan mo at malalaman mo sa luyot, eh, alam naman natin na medyo madulas-dulas ang ano ito pagka kinakain mo. Kaya, ayan po. Natin. Maluluto tayo ngayon. Laswa. Haluan din po natin ang patula. Kakaiba po ito. Talagang puro gulay. Hindi lang patula. Meron pa siyang dahon ng kamote. Magiging laswa natin. Tapos, lalagyan natin ng kaunting toyo. Dry fish. Ayan, dahil isda naman ito, kaya
masustansya pa rin. Lagyan ng sibuyas, pampabang. Tigas pala, napakatigas pala. Talagang dry na dry. Pero parang maganda yung pagkagawa niya. No, Papa? Kaya ito yung nagpapalasa. Tara, lagyan na natin ito yung una po natin. Inagkainat na tayo ng tubig. Lalagyan na po. Once nakulo na yung tubig, lalagyan na po yung kamatis. Kamatis mo lang uunahin. Okay, sunod na natin yung sibuyas. Sibuyas. Hayaan mo lang munang makulo siya. Hayaan mo na natin maluto yung kamatis sa kasibuyas. Pabalikan namin kayo. Ngayon, ihahalo natin yung patola. Para siya yung maunang lumambot. Tapos, isatabay natin ang daing para habang kumukulo. Makukuha natin ang tamang lasa. Kahit mga tatlo lang, okay na to. Okay. Takpan natin ulit. Check natin kung okay na yung lambot ng patula. Pwede na siya ilagay yung saluyot para magiging takpan natin. Hangga lang natin hanggang sa maglabas yung madulas na sabaw. Mamaya, susundod natin ang kamote. Okay, tingnan natin kung ito ay okay na. Lagyan natin ang talos ng kamote. Ito lang. Ngayon, titikman natin kung ito ay malasa na. Sarap, pwede na. Pero, depende po sa inyo kung ano po yung panlasa ninyo, pwede niyong dagdagan pa ng asin. Pero ito ay, hindi na namin dadagdagan dahil yung daing na nilagay namin ay tamang-tama lang yung alat niya. So, masarap na siya.
nasa inyo po kung magluluto kayo ng ganitong laswa, kayo na po ang bahala kung kayo ay madagdagan ng asin. Ang sarap. Ito po ay tinatawag na laswang saluyot, dahon ng saluyot, dahon ng kamote, and patula po. Ito po.